bahala ko. Nung mga bata pa sila, kinukuha silang artista. Sa Channel 2, nung malaman ko, kinausap ko sila isa-isa. Ayaw kong makasali sila doon. Nasasaktan ka ba kapag kapwa-artista mo ang nagsasalita against you? Meron na ba? Meron, pero takot naman humarap sa akin. Blood item natin, huwag natin pangalanan. Yung isa, babae, meron bagla na may pangalan katulad niya na ginagaya siya. Yung isa, arti-artistahan, ang pangalan naman, dalawang letra lang. Ah! Ang salita sa lang, oh, hindi naman totoo yan. Ang pakdok, narinig ko yun. Yung napanood ko pa yun, sa karang walang paggalang, walang modo. Hanggang saan ang iyong tapa? Kung kilala mo ko, alam mo kaya kitang patayin. Kasi pag nag-away tayo, gusto ko patayan na lang. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Well, dahil sa napakahaba ng kwentuhan, masasaya na halakhakan, second part tayo! Siyempre, makasama pa rin natin ang beauty queen, ang actress, ang kaibigan, ang may advocacy na tumulong sa mga mahihirap at sa mga hayop. Of course, walang iba, Ma'am Elizabeth Ropeta Lauro! Ay, okay, ma'am. Puro na lang. Ilas daw ka na in showbiz? Siguro, mag-50 na. Because... 50? Oo, 50. Oo, mga ganun na, more or less. Ang tagal ko na sa showbiz. I mean, 69. Happy ako sa age ko kasi tumanda ako ng may pinagkatandaan ni ka nga. Hindi ka nabas, boss. Wala kang ganyan. Awa ng boss. Walang nagmura sa'yo ng bongga-bongga. Ay, walang ganun. May mga umaangat sa akin, pero hindi bastos. Yung bang tungkol lang sa politics. Ay, ako, technically, wala akong masamang tinapay. Kahit sino dyan, nagkataon lang na ito yung gusto ko. Pero lahat ng tao may right pumili. May karapatan kung gusto mo pula, puti, yellow, pink. Bahala kayo. Ang ginagalang mo yun? Ginagalang alam ko yung dagdag alam lang po sa lahat. Si Elizabeth Ropeta, ang kauna-unahang actress na binibigyan ni Fernando Poe Jr. ng same na laki ng kanyang pangalan sa isang pelikula. At hindi na po ito nasundan. Elizabeth, ikwento mo nga sa ating mga viewers. Si Kuya Ran, nung mga kilala ako niya, tinulungan lang niya kami ng nanay ko dahil kay Andy po yung kapatid niya. Mm-hmm. Tapos, nakita niya nag-artista ako. After a while, kinontak niya si Ate Ethel. Ako rin yung first na artista na may manager eh, si Ethel Ramos. Tapos sabi ni Kuya Rani, parang napakabait itong bata ito, mapamupo, at saka of course, ganda. Siyempre, beauty queen. Oo. Alam mo, tuwan-tuwa ako kasi habang sinushooting namin, hindi naman napag-uusapan yung billing. Nung ilabas yung alupihan dagat, yung billing ko, kung 100% siya, 100% din ako. Hindi niya ginagawa yun sa ibang artista. At hindi nangyari yun sa ibang artista. Hindi. Malaki talaga yung pangalan yung susunod. Sa'yo, same. Same kami. Oo. At saka, hindi mo alam to. Ako yung first lips to lips ni Kuya Rani. Oh! Talaga? Ganun katiwala sa akin si Ate Swanee. Oh. Sabi ni Ate Swanee, ay, okay. Sige. Yung iba, hindi. Hindi kaya siya nadarap? Ano yun? And then si Kuya Rani, napaka-gentleman nun eh. Totoo naman. Paano ka namang madadarang kung ang trato sa'yo eh nakababatang kapatid? In fact, nung mag-asawa kami ni Meng Fei, nagpunta yun sa bahay ko. Kinausap si Meng Fei, huwag na huwag mong sasaktan si Elizabeth. Mananagot ka sa akin pagka may nangyaring masama sa kapatid. Tunda na! Sipiling kayo! Mga bopol! Ginano niya si Meng Fei. Alam po ba ninyo na si Elizabeth Ropeta at Gloria Diaz ang kauna-unahang tinawag na wet look ladies? Oo, wet look beauties kami kasi bago kami, panahon nila Merlin. Ay, ano yun? Ano na yun? Triple X. Pero madugan eh. Nung nagkahigpitan, kami na yung sumulo. Kami na yung wet look. Wet look? Kasi kami, puro wet look lang. Lahat ng pelikula niya, especially ako, palagi ko naglalaba. Laba ka ng laba? Palagi ko naliligo. Bata. Palagi ko matatalisod. Pero may isang lalaki. Walang ganun. Babae sa babae. Kami ni Gloria, hanggang ganun kami. Pero alam nyo, inalbogan niya si Gloria. Bakit? Mas malaki yung kodid ko kasi si Gloria. Ang nabi naman siya doon. Eh, nung araw, wala namang anon. Mga chulo wala. Basa akong basa. Buti hindi kasi ni sipon. Hindi. Siguro masyado ko athletic. At kuna naman athletic ako. Diba, ice cube diet?
Ito yung pelikulang magandang hayop sa balat ng lupa. And then sinundan mga pelikula. Ano-ano yung mga pelikulang pinaka-proud mo? Out of the 200 plus movies that I've made, 50% of that pwede kong ipagmalaki. Ayaw ko namang banggitin yung mga pangalan kasi ayaw ko maka-offend ng director. Mm. But of course, most special sa akin, yung Super Grand Slam. Ang una kasi nagbigay sa akin ng trophy si Ismael Bernal. Yung sumunod, ang yung naka-Super Grand Slam, si Joel Lamangan. Anong pelikula itong Super Grand Slam? Bulaklak ng Maynila. Wala pong nakaka-achieve noon at tunawa, ang Super Grand Slam, lahat ng award-giving bodies, hindi lang tatlo, nakuha ko. Pati yung sa UP. Si Bilma nakakuha din ng ganun, di ba? Hindi. Grand Slam. Grand Slam, hindi Super Grand Slam. So iba yung Grand Slam iba. Sa Super Grand Slam? Iba yung Grand Slam. Kasi yung Grand Slam na regular, si Nora, si Lorna, si Vilma, Grand Slam yan. Grand Slam sila. Oo. Pero ikaw ang Super. Ako yung Super Grand Slam. Kasi nakuha ko lahat. Ito yun, lahat. Pati yung sa UP na Best Performer. Yun, hindi Best Actress, Best Actor. Best Performer. Nakuha ko yun lahat. Pero tanong ko lang sa'yo, kasi may mga bakuhang artista ngayon na nagsisipat pa sexy. Kaya tatapang magpakita ng katawan, pati ng pagkababae, halos wala silang pakialam. Ikaw, bilang isang dating sexy actress, may gusto ka bang inensahe sa mga artista na mabaguhan ngayon? Ay, yung mga artista ngayon, kasi, well, meron naman tayong MTRCB, no? Sila talaga ang nagre-regulate. Pero, personally, kung ako, ang payo ko lang, huwag todo agad. Alam nyo kasi, nung panahon namin, sabihin na magkaiba, pero Pilipina pa rin tayo. Kami binabayaran tuwing magpapakita ng balat. Palaki ng pinapakita, palaki ng palaki yung bayad. Kayo, pinakita na lahat ng walang bayad. Sa Facebook, sa mga pinapost, nakita mo kahit hindi artista, kulang na lang, nakahubad na, walang bayad. Sana matuto kayong huwag togo kaagad. Unless it's really worth it, unless the story calls for it, director will protect you. Kasi sayang naman, pinay pa rin tayo kahit anong sabihin. Eto na, yung tinatawag na mula noon hanggang ngayon, Doktora Kwet-Kwet nga ba ang ating kara? Ano nga ba ang ginagawa mo? Doon sa mga regular na ordinaryong tao, okay lang yun kasi hindi naman nila alam. Ang pinakamasakit sa akin pagkapwa ko artista, lalo na pagkilala ko o maaari nila akong kilalanin kasi hindi fair yun eh. Wala naman silang alam eh. Yung ordinaryong tao, okay lang yun. Kaya ako nag-take up ng medicine, ng AM Med, kasi meron talaga akong gift of healing. Pero hindi naman ako lang, maraming tayong ganyan, kahit ikaw meron ganyan. Pagka yung purpose mo, tumulong sa kapwa, ay hinawakan mo, nakakatulong yan, nakakagaling yan. Katulad ng isang ina, pag nadapa ang anak, hindi ba kukuskusin niya, kikis, ilig niya. Okay, ganun yun. May gift of healing ako, may gift of sight din ako. Ang ibig sabihin nun, nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Na ako lang. Pinanganak akong ganyan, hindi naman ako nag-aral yan. Pinanganak akong ganyan na sinupress ko lang kasi nga, mahirap paniwalaan ang isang artista. So ang ginawa ko, nag-aral ako, Molly. Saan ka nag-aral? Nag-aral ako sa Amerika, nag-aral ako dito. Nung nawala ako dito sa Pilipinas, after I came back, the first time I came back, nung magkahiwalay kami ni Mengfei, nagpursige na ako makapag-aral sa Amerika. Hirap na hirap ako noon kasi budgetado ang pera. Maski na nag-i-snow, lumalakad ako, hindi ako sumasakay. Tapos yung pagkain ko, puro instant noodles. Iniinit ko lang na hair dryer. Yun masakit para sa akin yun. Kasi nag-aral ako para huwag akong tawagin kwak-kwak. Hindi naman nila alam yun eh. Parang nakaka-insulto. Pag galing sa kapwa ko artista, yun ang hinanakit ko. Ang main reason kung ba't ako nag-aral, para alam ko yung physiology at anatomy ng bawat tao, para igalang ako, para pag dumating sa akin may sakit, after I check the record, whatever I see na wala dun sa record, alam ko ipatawagin kung ano. Alam ko kung anong part ng body yan. Alam ko yung buong spine mo, yung kung ilan buto meron ang bawat. Alam ko yan. Pati sa herbology, I'm a licensed, acupuncturist, licensed ako. Wala naman nagtatanong sa akin kung may lisensya ako. Lisensyado po ako. Pati hypnotherapy, clinical hypnotherapy, graduate po ako niyan kay Edgar Cayce, sa school ni Edgar Cayce mismo sa Virginia. Pero wala naman silang pakialam dyan. Kasi ang bumibenta normally, pagka nagkasalita ka, lalo na yung mga vloggers na meron lang maikontent, kung ano-anong sasabihin. Siyempre, to bait the people to listen and to watch, kahit di naman nila alam. Yun masakit sa akin yun. Sa mga artista, meron na ba? Meron, pero takot naman humarap sa akin. Kasi, lalo na pag maliit sa akin, kaya Stop.
kausap ko. Walang gumagano sa akin in person. Pero sa mga artista meron. Blind item natin, huwag natin pangalan. Ano yung sitwasyon? Bakit nasabi mong binibira ka rin ng mga artista? Napanood ko lang yun. Once yun. Eto na nga! Blind item! Yung isa na babae, mistisa siya. Meron nang bakla na may pangalang katulad niya na ginagaya siya. Parang nag-uumpisa sa do, re, mi. Okay, yun yung isa. Yung isa, artistahan na technically, ano siya, meron siyang radio or television show na siya yata nagpo-produce na nasa Amerika na ngayon dahil nagkaroon ng problema. Ang pangalan naman, dalawang letra lang. Dalawang letra lang? Oo. Yun naman. Ah! Yun. Salita sa na, oh, hindi naman totoo yan. Tinatawag akong albularyo. Narinig ko yun. Napanood ko pa yung sakit sa loob ko. Kasi lalo na yung girl. Nakasama ko na yun eh. Eh, si loob-loob ko tarang bakit di mo lang ako tanungin? Ano, uro? Ano ka? Okay ka lang? Sasabihin ko ba ito? Ah, wala mo. Walang paggalang. Walang modo. Pangit yun. So, nagalit ka? Nagalit ako, pero wala akong ginawa. Kasi yun, wala naman sila eh. Ako, nandito pa hanggang ngayon. Oo. Gusto niyo ba ng clue? Gusto niyo ba ng clue? Wala na sila. Clue pa ba? Do-re-mi. Kung gusto mo naman, do-re-mi. Oh, ayan na. Pero ito, balikan naman natin iba pang mga kwento sa buhay mo. Sa panggagamot mo, Puro, ay ano-ano ang mga napagaling una? Ano-anong sakit ang nakikita mo kapag gumagamot ka? Lahat ng klaseng sakit nakikita ko most of the time. Meaning, there are people kasi na pumupunta rito na hindi naman talaga naniniwala. Ayaw ko yun pakialaman, na pinilit lang. So, kakausapin ko yung kasama na huwag mong pilitin. Kasi kahit na sa hospital, mahirapan yan gumaling kung hindi naniniwala. The first thing na tinihiling ko sa pasyente pag dumadating sa akin, tulungan mo ako na matulungan ka, magdasal ka lang. Kahit anong religion, okay lang sa akin. Dami kaya dito nagpupunta na Muslim. Oh, dami, na iba pa. Okay, well, technically cancer patient. Napapagaling ng Diyos sa langit. Hindi naman ako yung napapagaling. Oo. Kasi natutulungan ko. Meron kasi kaming mga ginagawa na pinoprogram namin case-to-case basis. Different modalities. Tinutulungan ko sila kung anong dapat gawin. Kung paano nila matutulungan ang sarili nila. Hindi lang ako. Ganun ang style ko. At saka non-invasive. Ibig sabihin, walang kasamang operasyon, walang sugat, walang puwersa. Tuturuan ko lang sila. Tapos meron kaming mga pinapagamit namin sa mga cancer patients. Awa ng Diyos, may mga napopost ako na gumagaling. Hindi ko mo pinapost lahat kasi hindi naman kailangan eh. Wala nga akong website. At higit sa lahat, yung panggagamot ni Uro ay bariyang-bariya, hindi libo. Ay, wala. Consultation fee ninyo sa hospital, kahit anong clinic. Pinakamaliit siguro 300, 500, 700, 1,000. Sa'yo? Oo, 100. Oo, oh, kita ninyo. Yung 100 na yun, saan pa napupunta yun? Kadalasan nung pumadating dito, walang pamasahe actually. So yung may nagbigay ng 100, ibigay ko dun sa walang pamasahe pa uwi. Bakit ginagawa mo ito? Don't think na ang dami-dami mong ginagawa. Masarap sa pakiramdam yung nakakatulong sa kapwa-tao, hayop at kalikasan. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi yun nabibili. At saka, feeling ko, hindi naman lahat ng oras buhay ako. Eventually, kung may Diyos man, edi napapanood niya yung ginagawa ko, masaya siya. Pag nakaharap ako sa kanya, hindi ako masyadong mahihiya. Marami kong kasalanan, pero marami din akong nagawa na ikaliligaya niya dahil yun ang dapat gawin ng mga taong katulad ko. So, binabalansi ko lang yung mga pagkakautang ko at kasalanan ko doon sa kabutihan at tulong na ginagawa ko. Para wag akong punta doon. Alam po ba ninyo na matagal ko na rin po kaibigan si Elizabeth Oropesa. Pero hindi namin napapag-usapan yung mga personal na buhay niya. Ang alam ko lang, asawa siya na may MP. Ganun lang. Kaya naman nag-ialak mo? Yuda kasi ako. Yung mga yan, ng mga bata pa sila, kinukuha silang artista. Kahit na sa Channel 2, pinapunta pa yung si Bunso doon sa Channel 2. Nung malaman ko, kasama si Ate Ethel, kinausap ko sila, sabi ko, I have nothing against you becoming actors. Okay lang. Pero tapusin muna yung dapat tapusin. Pag gusto niyo pa rin, pag natapos kayo, sige. Awa ng Diyos, walang nagkagusto nung makatapos. Walang nagkagusto nung artista. Sinadya mo ba talaga i-private ang buhay? Oo, sadya yun. Kasi I respect their privacy. Ayaw kong makaladkad sila sa mga kapalpakan ko kung meron man akong palpak. Ayaw kong makasali sila doon. That's my only way of being able to protect them. Huwag na. Iyon naman ang sarili ko lang. I have nothing against families na may mga artistang mga anak at artista din na magulang. Nothing.
nothing at all. Yung akin lang, yun ang style ko. At yun ang pinanindigan ko. Maraming salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon na mapag-usapan ang sarili mong pamilya. Most welcome. You're very nice. So you deserve to know. Thank you so much. But may question pa ako. Bilang isang ina, gaano kahirap, gaano masarap ang maging nanay? Sa akin, isa sa pinakamaligayang time ng buhay ko, tuwing manganak ako, iba yung feeling eh. Pero mahirap din, lalo na pagka ikaw na lang mag-isa. Kasi gusto man silang makasama all the time, kung kailangan mo mag-work, wala kang choice. Ang swerte ko lang, meron akong lola tsaka ina na nag-aalaga sa kanila. Pero as much as possible, pag-uwi ko, alam mo, maluto ako eh. At lahat ng mga anak ko, maski yung mga boys, marunong magluto. Naturuan ko sila noon, kaya enjoy kami palagi sa kusina. Lahat sila, marunong magligpit ng pinagkanan kahit marami kaming kasambahay. Hindi sila yung palautos. Masarap na mahirap. Ngayong napatapos ko na sila, malalaki na sila, may kanya-kanya na silang buhay, okay lang sa akin. May apo ka na? Naku, puro aso. Palagi na lang aso, hindi nadala sa akin. Maski manghingi ako ng apo, binadala na ko aso. Eh wala, okay lang eh. Wala pa ko apo. Pero kung may lahi ka, di ba? Oh, my father is an American Indian. Diba? Apache. Hindi maganda rin ang magiging apo mo. Eh. Tapos si Mengti, Chinese, di ba? Oh, oh, oh. Hindi daw lahat ng tao tinatanggap sa itaas. Bakit ka tumutulo? Kasi maghahanda? Hindi lang yun. Yung iba kasi tumutulo. Ang dami kayang may pera na magdo-donate kung saan-saan. Pero hindi naman galing sa puso. Iniisip lang nila, pag nagbigay sila, check yun sa langit. Ay, ako hindi ganun. Tumutulong ako dahil gusto kong tumulong at masarap ang pakiramdam ko pag nakakatulong. Isipin mo, hindi naman mayaman, pero ginagawa ko ng paraan na makatulong. Iyon ang totoong tulong sa tingin ko, ha? Hindi katulad ng iba, number one, publicity. Number two, para lang masabi na tumulong sila. Ako hindi. Gusto ko lang talaga ang tumulong dahil yung katulad na sinabi ko kanina, hindi ako mahihiyang humarap kigat pagka tinawag na ako. Para kung pagpipilian kung saan ako mapunta, mas may chance na makasama ako doon. Kasi marami naman akong ginawang maayos na buong puso at kaluluwa. Para sa'yo, ano ang buhay? Ang buhay ay maiksi. So dapat gawin mo ang lahat ng paraan na ma-enjoy ito nang hindi ka nakakasakit. Ano ang pakikipaglaban? Warrior ang buhay. Kung nakipaglaban ka, all the way. Huwag yung sa umpisa lang o sa gitna lang. All the way yan. Hanggang saan ang iyong tapang? Kung kilala mo ko, alam mo kaya kitang patayin. Kasi pag nag-away tayo, gusto ko pataya na lang. O huwag na lang tayo mag-away, mas maganda. Ano ang iyong kinatatakutan? Takot ako na may maunang mamatay na mahal ko. Ayaw ko may mauna. Gusto ko, ako yung mauna. Ayaw ko may maiiwan. Kasama na doon pati yung mga aso. Ano ang gusto mong ipagpasalamat? Naku, ang dami kong may pagpapasalamat. Unang-una, nagpapasalamat ako na naging nanay ko yung nanay ko. Ay, tatay ko, naging tatay ko, kasi iniwan kami. Ang dami kong ipagpapasalamat kasi ang daming biyayang binigay sa akin. Maski na sa pag-aartista. Nailusot ko at tumanda ako na nandito pa rin. Ang dami kong nagagawa. Nagpapasalamat ako na kaya ko magpinta ng sarili ko na hindi fake. Alam mo yun, na ako talaga yung may gawa. Nagpapasalamat ako na marami akong followers. Nakilala ako dahil ako ay ako, hindi dahil mayaman ako o dahil may pinupost ako na pinakikita ko ang mahal-mahal ng bago. Sa gitna ng dilim, ano ang gusto mong gawin? Magdala ng flashlight. Ano mong gagawin mo sa madilim? Di siyempre, magbigay ng liwanag. Sa gitna ng dilim, palagi ko yung iniisip. Paano ko ba mabibigyan ng liwanag ang mga taong nasa kadiliman at ang mga lugar na madilim? Kaya yun ang mga pinupuntahan ko kahit wala akong pera. Magsusumika na makatulong sa abot ng aking kaya. Ang dilim-dilim na ngayon ang mundo natin. Sa gitna ng liwanag, ano ang gagawin ng isang Elizabeth Promesa? I will be dancing with the stars and the angels. Ng liwanag, I will share all the liwanag that I can gather, give it to all the people that you see. Napakaganda! Thank you so much, friend! My pleasure. Salamat sa pagbibigay mo ng iyong panahon sa amin. Jesus, ko naman parang may gusto ka bang i-plug sa ating mga kababayan? Sana po, yung palagi kong sinasabi sa mga boys ko, yung mga magulang, dapat kong turuan ninyo yung mga bata na ibalik yung dating kaugalian ng gumagalang sa matatanda. At kung papano tumulong sa inyo, hindi palaging cellphone ang hawak. At kung papano igalang ang kalikasan, turuan niyo po ang mga bata kasi you have to practice what you preach. Kung ano pong tinuturo ninyo sa kanila, ay dapat ginagawa niyo rin para tularan kayo. Yung mga basura, huwag itatapon sa lahat ng mga bodies of water. Kung meron kayong basurahan o kung wala man, ipunin niyo po sa isang lugar. Huwag pong itatapon sa kung saan-saan lang.
huwag mananakit ng mga hayop, huwag magpuputol ng mga punong malalaki na, at huwag mapanghusga kung hindi ninyo alam ang nasa likod at buhay ng tao. Thank you so much. At bago pa ako magpaalam, thank you sa akin. Ito, kay Neng Putot Gonzoli, okay. Sa akin ikaw. Kabibigay lang ng araw na to. Ako. Oo, tsaka syempre pa, ito. Thank you so much. Ganda. Ang ganda, di ba? Mayroon ako bibigay sa'yo. Pero wala dito eh. Pag nakita tayo. Thank you so much. Thank you. Well, thank you so much. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po. Muli, ako po ay higit na nagpapasalamat, of course, sa ating kaibigan na si Elizabeth Oropesa dahil sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na makausap siya. Ang dami-dami po nating natutunan. Ang dami-dami po nating nalaman. Muli, ako po si Morley Alinyo na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka saan mang panig ng kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinyo, ito ang Tundo.